Magandang araw mga ka-historians. Tunghayan natin ang pangpitong episode at ang panghuling pagkabigo ng ating pambansang kamao sa loob ng boxing ring. Ang pampitong pagkatalo ni Pacman ay nangyari sa loob ng Australia at sa isang Australian boxer na si Jeff Horn. Noong mga panahon na iyon, si Horn ay isang unknown boxer para sa mga boxing fans dahil never pa tong lumaban sa Amerika at sa loob ng MGM Grand Garden sa Las Vegas. Naging contender si Jeff Horn sa WBO World Title sa tatlong kadahilanan. Una ay ang pag-knockout nito sa former IBO welterweight champion na si Ali Puneka. Pangalawa ay ang pagiging WBO intercontinental champion nito. At ang pangatlo ay ang pagpo-promote sa kanya ni Bob Arum sa Top Rank Promotions. First time itong mangyari kay Pacman na isang unknown boxer na may 17 career fights pa lamang ay isasalang na agad sa isang boxing legend at para sa isang world championship fight. Ayon sa Tale of the Tape, si Pacquiao ay 38 years old na sa timbang na 146 pounds na may 59 wins, 6 loss and 2 draws. Samantalang si Jeff Horn naman ay 29 years old pa lang sa timbang na 147 pounds na may undefeated record na 16 wins and 1 draw. Nagsimula ang laban sa pagiging agresibo ni Jeff Horn na siya mismo ang magpapaatras sa ating People's Champ. Kitang-kita ang pagiging bully nito at doon nga ay nagkaroon si Pacquiao ng mga cut dahil sa mga accidental headbutt at elbow na ginawa ni Horn. Sa first 8 rounds nga ay makikita ang kalamangan ni Jeff Horn, ngunit simula nung tumuntong na ang 9th round ay dito na nagpakitang gila si Pacquiao. Dahil alam niya ay dehado siya sa laban kung hindi niya mapapabagsak ang Australiano sa kanyang hometown. Makikita din na wala na nga ang knockout punch ni Pacquiao. Pero kung ang isang bagito na ito ay nakamatch ni Manny sa kanyang prime, ay siguradong hindi ito magtatagal sa ring. Dahil ang estilo ni Jeff Horn ay halos parehas lang sa estilo ni Ricky Hatton na isang slugger at panay sugod ang laro. Natapos ang laban sa isang unanimous decision pabor kay Jeff Horn. Itong controversial decision na ito ay mahalin tulad nga sa laban niya kay Timothy Bradley. Dahil kitang-kita naman ang kalamangan ng mga patama ni Pacquiao sa buong laban. Kita nga naman ang pagiging agresibo ni Jeff Horn. Pero hindi ibig sabihin nito ay nakakascore siya ng malinis na punch kay Pacman. Dahil ayon sa CompuBox, si Horn ay nakatama lang ng 15% total punches laban kay Pacquiao na 32% na lagpas doble ang pinatama. Ayon sa isang interview kay Pacman mula sa saksi ng GMA News, hindi daw hometown advantage at close fight ang laban. May kababalaghan daw nangyari dito dahil ang mga headbutt at pagsiko ni Horn ay walang binigay na point deduction para sa Australiano. At nung magulpi nga ni Pacman ang Australiano sa 9th round, ay balak nang itigil ng referee ang laban. Ngunit tumagal ito na nagresulta sa pagkatalo ni Pacquiao. Lumalabas lang dito mga ka-historians, kung di mana-knockout ni Pacquiao si Horn, ay siguradong matatalo si Pacman. Dito rin nagsimula ang lamat sa relasyon ni Bob Arum at Manny Pacquiao. Dahil sa mga pasaring nito na overconfidence daw sa laban ang ating pambansang kamao. Sa huli ay lumabas din ang tunay na kulay ni Horn nang makalaban niya si Terence Crawford sa USA. Siya ay na-knockout ni Crawford sa 9th round at nakuha ang kanyang WBO World Championship title. Simula noon ay hindi na siya naging contender sa world title fights at tuluyang bumalik sa Australia at doon na lang ulit makapaglaban. Ito na ang last episode ng lahat ng pagkatalo ni Pacman sa loob ng boxing ring. Pero kung magkakataon na lumaban ulit si Pacquiao at muling natalo, ay babalik ulit tayo para sa isa pang episode. Thank you for watching mga ka-historians. Shoutout nga pala kay One Punch TV. Pakiclick na rin ang subscribe button at notification bell.
Follow niyo rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Please like, comment, and share. See you on the next episode.